Ayan, isang magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, pwede po natin pakipuno yung apat na upuan sa harap. Ayan, sige po. Sa cellphone, tatawagin namin. Ayan, baga ano daw po, papasalamat daw po niya sa cellphone. Ayan. Ayan, pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Ayan, tayo po tayo. Pakikamusta naman po yung mga katabi natin. Kamusta naman po? Ayan. Ayan, masaya naman po ba ang bawat isa? Pinagpala po ba? Ayan, kung pinagpala po tayo ngayong gabi na ito, sa mga nagdaang araw, tayo po lahat ay umuko at madalangin. Lord God, maraming salamat po sa mga sa buhay ng bawat isa na tatayo dito. Maraming salamat rin po sa pang-araw-araw na pag-alay sa amin, makaproblema ngayon, o mga maraming salamat rin po sa maraming salamat rin po sa mga sa pagpapatawad sa amin, sa mga kasalanan namin, mabigat man yan, o mga Panginoon, nagyakabahin sa tabi namin, ginagabayan namin, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat na isang tatayo dito. Bigyan sila ng lakas ng loob o confidence na yan o talino at nakipunin niyo ang kanilang mga lalamunan, Panginoon, para hindi sila magbutalutan at mabanggit nila lahat ng salita ng walang Panginoon. Ikaw lang ang pagpukunin namin at sasabihin in Jesus name we pray. Amen. Po sa ating Panginoon. Amen! Bago po tayo mag-testimony na lang, pasasalamat. May palaro po ako. Upo muna po ngayon. May price yan. May price. Ito yung pang-premium natin. Yes! Kung ano ito, kahit may ibang bansa. Sana all! Takaas lang ng kamay. Ano yung ano natin? Christianism symbols. Symbol natin. O, sige, may Christian na. Cross. Yun, o, dapat yun, o. Tapos, ano ba? Bigyan niyo po kami, bigyan niyo ako ng isang, dalawang Old Testament book. Yes! Dalawa pa to, dalawa na lang. Grand finals pa to? Bigyan niyo ako ng kahit isang verse ng Bible. Yan? Matthew 18 verse 7. Kamabag-abag ang taigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pag-aasa. Hindi nga may iwasan ang pagdating ng tukso. Memorize. Sino yung pinaguro niyang father of faith? Ikaw, pastor, may umuhan ko na. Sina, father of faith? Kailangan ng chocolate! Yes, si pastor. Si Abraham! Yes. Yung lahat po mga tayo dito, sila po yung magpapasalamat. Isa-isa po sila. Sino mauna? Pule. May isa pa na sobra.
Bigyan niyo pa ako ng isang verse, yun na, isang verse. Salamat ko sa Panginoon sa kalakasan, hindi ka kasakit. Salamat din dahil patuloy na pinapagaling ng Panginoon yung kapatid ko si Ben sa bahay niya. Pumayag niya siya magpa-check up ang pag-dip sa hospital. Kasi parang ayaw na rin dahil sabi ko medyo pagka lumalayo din na ito. So okay naman po, na-cover naman po ng health care doon namin ngayon. Kaya kasi pinakain yung tapong daliri niya sa bahay. Sa pag-ipag-play yun po na sa patuloy na dumulo. Ibigay sa antibiotic, ay yung puso na pang-spray na. So, ayun po, salamat po sa galing niya, nakilig niya. Hindi na ako tatawag kasi nakatalit na sila. Ano pa yun? Sa Mexico, wala pa rin na alam siya. Ako tapag. Salamat sa Panginoon sa patuloy na magbibigay ng kalakasan sa pamilya. Kalamanan na po yun yung anong dinagat sa akin. Kasi ang hirap pa nung nagkakasakit ko sa Ambon. Ano, hindi siya uminom ng gamot. At iswalo na sa isang mga kain. Kaya ang hula. Kaya, blessing na. Pasalamin ko sa Panginoon. Medyo malakos siya. Ang mga mga nagpapasalamat sa kaligtasan, sa pagiging kapusap ng Panginoon sa aking pagkakalat buhay. Wala kang malalang inspirasyo. Mga isa ng glory. Ako magpapasalamat po kay Lord. Dinami niya po si Ian para magkaroon po ang pagkakalat. Magpasalamat po kay Lord dahil sa mga kalakasan, sa kasiyahan, sa and po sa healthy na buong Lord. Yan lang po. Hindi na po ako tatawag. Kaya po ginawa yun. Napapansin ko po kasi walang masyadong naganang papasalamat para tumayo dito. Yes! Yes! Sana every Wednesday yan! Ay, pwede po bang tumayo tayo lahat? Ayan, lalo din mga nakakuha ng Choco Mucho. Ayan, malakas ang energy ngayon yan. Ay, handa lang po ba kayo magpuri sa Panginoon? Ayan, pero bago po tayo magpuri, pwede po ba nating siya sa atin yung mga sarili natin sa mga nagdaang araw, bago po tayo umawit ng mga papuri sa ating Panginoon. Bibigyan po namin kayo ng 1 hanggang 2 minuto na manalangin po. Ayan, magpalinis po tayo sa ating Panginoon bago po tayo tumanggap ng mga salita niya, bago po namin siya papurihin namin. Yan, pray lang po tayo. Kapag po tapos na po kayo mag-pray, pwede po pakitigas ang malakas na amen para po malaman ng lahat na tapos na po tayo sa panalangin. Thank you.
Ayan, kung handa na po ang lahat, kung nakapag-pray na po tayo, naibigay na po natin ang ating papuri sa ating Panginoon. Tayo po ngayon ay pag-aalay ng papuri ng pagsalamat sa ating Diyos. Thank you.
Ayan, tunay na napakabuti po ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Amen. Ayan, kaya ngayon po, titingnan po natin kung gaano ba kabuti ang Panginoon sa buhay ng isa sa mga special number ngayong gabi na ito. Kaya tinatawagan po namin si Pastor Cesar para po maghandog sa atin ng special number. To the rescue po ang ating pastor. Wala kasi yung dalawang special number. Ayan, pwede po ba isang masigabong palakpakan? No. Dahil nasama ng ATV mga special numbers, yung isa naman po yung pamilya na nagkasakit po si Akiro, kami po sasalo ng mga special numbers. Practice namin po kasi mamaya pupunta po tayo sa patay. special number din po tayo. Sa akin ang alay,
galing po talaga ni Pastor Cesar. Kanina lang po nag-practice yung pagdating dito. Isang beses lang po, pero yung kanta niya po talaga dito nakakatawa. May gesture, nakaka-bless po yung buhay niya. No? Kasi siya rin po kasi nagtuturo sa amin ng keyboard, kaya po kami nakakatugtog yan. Next po, ito na po yan ang magtuturo, magbibigay ng testimony po si Brother Mike. Introduce. Hindi pa namin kilala. Hindi nyo ba pakilala yun? Pag may nakita kayong Blandy, yun lang yung kakaiba sa atin. May Blandy tayo dito, Amerikano. Napakatangos ng ilong. Yan! May isa pang matangos ilong dito, kinakabahan. Ayun na nasa likod. Pero ito po talaga si Brother Mike. Kintana. Mike Kintana. Good evening po. Magandang gabi po sa lahat. Kamusta po kayo? Okay naman po. Nagpasalamat po ba tayo sa ating Diyos? Salamat po tayo, no? Amen. Tayo po ay tumayo. At sama-sama tayong magpasalamat at manalangin sa ating Diyos. Lord, maraming salamat po sapagkat sinamahan niyo po kami sa buong araw, kaya napagtagumpayan po namin ang lahat ng hamon ng pagsubok ng aming inarap ngayong araw na ito. Patawarin niyo po kami sa aming mga kilos at mga salitang hindi po nakakalugod po sa inyo. Lord, patawarin niyo po kami. Samahan niyo po kami, O Diyos, ngayong oras na ito upang sama-sama kaming mabusog sa inyong salita. Sa piling niyo po ang lahat ay nagliliwanag. In Jesus' name we pray. Amen. Ang aking pong ipapahagi sa salita ng Diyos ay sa Mateo po. Mateo 18 verse 7. Po. Sa Mateo 18 verse 7. Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso. Ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Ito. Ito po ay patungkol sa tukso po, ano? Yung sa araw-araw po natin buhay. Ano po ba ibig sabihin ng tukso? Ang tukso o panunukso ay ang pagsubok sa isang tao. Pagsubok sa isang tao upang gumawa ng isang kamalian. Katulad ng maling gawain o kasalanan. Natumbas ito ng mga salitang tuksuhin, tentasyon, pagbuyo, pagulok, pag-akit o akitin, pilitin o mapilitan, at magtulak o itulak sa masamang gawain. Yun po yung ibig sabihin ng tukso. No? Ano po bang naisiparating sa atin ng ating Diyos sa Mateo 18 verse 7? Mateo 18 po, verse 7. Ito po ay babala or warning ng ating Diyos sa atin. Meron po akong isi-share nung kami po ng aking asawa pauwi na. Sa may East Grace Park, sa may Caloocan.
nung pauwi na po kami, ano, nasa may isang daan po kami doon. Kaya po kami nasalubong ng mga binata. May mga binata na nakapaa, tapos meron nag-iyosi. Tapos habang tinatahak kami yung daan na yun, dumadaan yung mga binatilyo. Parang nagkagulo. Si Mrs. Christina, parang biglang ni-nervous. Akala namin magkarambunan, gano'n. Hindi, maya-maya may lumapit sa amin na babae, pinatatapit kami. Tapos yun na, maya-maya, natumambat na sa amin yung imahe. Meron silang dala yung mga binatilyo, may pasal na mga, ano yung imahe malaki. Yung imahe malaki, tapos sinasayaw nila gano'n, pinagkakaguluhan nila. Pinagkakaguluhan po nila. Yung po, ano, yung hindi, kasi yung Diyos, yung ating Panginoong Jesus, nagpakahirap na po, ano, nagpakahirap na siya, dinala na niya lahat para masagitin niya tayo sa kasalanan. Kasi yung kasalanan po noon, yung nga yung kapatayan. Sinagit na po tayo, bakit nagpapago na nga po siya, po ba, wala naman siya kasalanan. Bakit ngayon inuulit yung ginagawa nila, naghihirap? Bakit hindi na po natin kinahihirap? Po ba? Kaya po, nagagawa po nila yun dahil hindi po sila pamilya, hindi po sila pamilya sa salita ng Diyos, sa Bible. Kaya madali silang matukso, madali silang sumunod sa mga buyok, sa alok. Oo, gano'n. Ito, gano'n na, kasantahan, gano'n. Diba? Madali silang, kaya nagagawa po nila yun. Dahil po sa ginagawa nila, pwede silang mapahama. Yung physical nilang katawan, pwede silang kasakitan, pwede magkaroon ng ano. Oo, pwede pa silang mamatay. Pati rin po yung spiritual nila. Katulad din po yung mga naririnig natin sa balita, yung mga krimen, yung mga naririnig, tapos pinapatay. Bakit po kaya nangyayari yun? Bakit po kaya nangyayari yun? Naririnig, tapos pinapatay. Bakit po kaya? Kasi, ano po eh, natutukso sila yung gumawa ng krimen. So, ito sa iyo, no, dahil yung ibang kababaihan, pag nagsusot po sila, kaysi sila manamit, mga shorts, mga parda. Yun nga po, tanong ko nga po kay Mrs. eh, ano bang napapala mo pag nagsusot ka ng exit? Kaya po, tanong ko sa kanya. Eh, sabi niya, eh wala, ano lang naman eh, trending lang. Pakikiuso lang, di ba? Eh, sabi ko nga sa kanya, hindi maganda yung uso na yan. Kasi, yan nagdadala sa'yo sa kapangmakan. Di ba? Yun na, maraming ano, ginagahasa. Tatanungin mo ano, pag nahuli ng pulis, tatanungin po yung kriminal, yung tagawa ko yun. Eh, kasi po, natukso ko din, sexy. O ba? Kasi yung nagsuot ako mo eh. Yun nga po, sabi nga po nung dito, sa verse 7, Mateo 18, ngunit kapilapilabot at sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Yung taong nagbigay ng hudya. Diba? Kasi, suot siya ng ganun. Nangyari sa kanya, napakahamak siya. Diba? Hindi po, sabi ko nga sa kanya, hindi po maganda yung passion na yun. Yung naging trending na yan.
kakapahamak mo yan. Kaya din po nung kumain, may alas po tayo. Susunod po tayo ng alas eh. Alam naman natin na pag lumabas tayo, sasakay tayo ng jeep. Diba? Matipet ngayon yung ano. Yung isang tao kung bakit, namumblema. Namumblema siya, wala siyang pera. Eh, nakita ka. Kumbaga, yung tao na yun, may sakit siguro yung anak. Ganun, ano. Tatem siya ngayon. Binigyan mo siya ng paraan para magkasala siya. Diba? So, kung nangyayari sa'yo, pwede ka pa niyang mapatay. Kasi lalaban ka eh. Kunwari ka, nadaan ka sa akin, nabangan ka pala. Nadaan ka sa Madini. Binigyan mo siya ng ano, pinubog mo siya eh. Nagpubog ka na ito na yung sagot sa ano kong problema ko, wala akong pera. Abang ako ito. Binabangan ka. So yung ikaw yung pinagmula ng pagkakasala niya, mapapangapa ka. Pwede ka mamatay. Maganda po talaga yung nagbabasa po tayo ng Bible, ano? Kasi sa Bible mo, matututo tayo. Magiging simple lang tayo. Hindi tayo makikiuso. Susunod sa uso para maging ano, sikat. Yung po. Tingnan po, magbasa po tayo ng salita ng Diyos para lumakas tayo. Lumakas tayo sa ating mga kahinaan. Dahil yung kahinaan po natin, dyan tayo ginagamit ng tukso. Pag nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, nagkakaroon po tayo ng kaliwanagan para hindi po tayo maging instrumento ng pagkakasala ng iba. Magkakaroon po tayo ng takot sa Diyos at tamang pakikitungo sa ating kapwa. No? Lord, maraming salamat. Dito po ako magtatapos. Naway sama-sama namin naintindihan ang mensahe ng yun sa Mateo 18 verse 7 po. Tayo po ay tumayo. Maraming po tayo, no? Lord, maraming salamat po sa mensaheng ito. Dama po namin ngayon ang inyong pagmamahal. Dahil sa kabila ng aming katigasan ng ulo, sa aming mga kasalanan na nagagawa, ay hindi kayo nagkulang, Lord. Hindi po kayo nagkulang sa amin. Binibigyan niyo po kami ng babala upang di kami mapahamak. Tulungan niyo po kami, Lord. Tulungan niyo po kami huwag makalimot upang may isa pamuhay at maging pananggalang. Ang lahat po ng mga salitaan niyo ay maging pananggalang po namin ito sa oras ng kailangan na tukso. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, may natutunan po ba? Amen. May nakaalala po ba? Amen. Ayan, ano po ba ang tinuro ng ating pastor Michael dito na ngayong gabi na ito? Tungkol saan po? Tukso. Tungkol sa? Tukso. Ayan, may isa lang po akong iiwan sa inyo tungkol sa tukso. Ayan, kapag po tayo, ang tukso po kasi ay unang nanggagaling Saan po ba siya unang nagagaling? Nagagawa po ba agad yun? Ano po ang una? Mata? Ang una po ay isip. Isip. Bago niyo po magawa ang isang bagay, nasa isip po muna yung nagsisimula.
Kaya po kapag minsan, kung may pumasok man pong tukso, may naisip man po tayong hindi ka nais-nais, pwede po natin sambitin na layuan mo ako o tukso. At ipagdasal po natin na nawa ay hindi po natin magawa yung mga bagay na hindi ka nais-nais dahil alam naman po natin lahat na tayo ay lumalakad sa ating Diyos. Tayo po ay nananampalataya. Tayo po ay may paniniwala. May relasyon po tayo sa Panginoon. Kaya iwasan po natin na magkaroon ng tukso, makaisip. Hindi lang po ng tukso, kundi makaisip na mga hindi magandang bagay. Kaya pwede po bang may tawagin akong special number? Ayan, nangingiti na eh. Ayan, may tatawagin lang po ako, special number, meron po ba tayo? Before po tayo magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Ayan, tinatawagan ko po ang ating four, ang ating mga nagagwapuhang apat, nagwapitos. Brother Rocky, Brother Cesar, Pastor Cesar, Pastor Jojo, and ang ating speaker na si Pastor Michael Quintanar. Ayan, bahala na po sila. Practice with the special number. Papraksin po namin kayo kasi mamaya meron. Ang ito po yung practice. Sakto po kasi dahil wala po yung mga special number. Sa
Pagkakaroon mong damdami, nasubukan ng magtiwala sa pangalan mong tapa. Wala din ang kalilangan, walang-wala na nalilangan. Bahala ka na, ikaw lang ang aking sandiga. Bigasin po ang malakas na amen kapag tapos na po.
Ayan, amen po. Again po, para po i-close po tayo sa panalangin. Ayan, pwede po ba tayong tumayo lahat? Hey, tayo po natin manalangin. Kami ang mas salamat sa Pilipong ito. Salamat Panginoon sa lahat po aming tutunan. Salamat po Panginoon sa pagpupulisin o sa mga. Sa aming po pakikin na sila po Panginoon sa mga isahin mo sa mga ng aming tingnan. Salamat po Panginoon sa lahat po ng aming mga isyo, mga aming Panginoon na pinagpunan sa sila dito. Salamat po aming Panginoon na pinagpunan mo ito. Sa aming po ako sa isip ko sa iyo. Special number yung pa rin po yung last time. Yung last time na si Sister Dayan and family, yung mga kapatid niya, ay mga anak-anak niya, saka si Pastor Delphine. And ito na, ang ating pong praise and worship leaders ay, ang praise and worship leaders po natin ay Andre JC, Assistant Public Demand. Okay, ating worship leaders ay magkapatid. Magkapatid po. Ayan, sino kayo magkapatid na yan? Sister Christian, Brother Raffi. Ayan. Okay, ang ating pong presider, ang ating pong MC ay si Sister Rowena Castañeda Lawa. At ang ating pong speaker ay may letter A. May letter L. May letter E. Napapanood ko ka. Okay, ang ating pong speaker ay si Sister Rachel. Okay, so tayo po yung medyo naka-assign sa funeral service sa JOMCC ngayong gabi, mamaya 8 o'clock. Siguro mas pa natin na supportan pa natin. Bukas naman po si Pastor Magir na po yung speaker. Ngayon po ako po yung speaker, so andito sa pwede. Hindi pala matutuloy. Pastor Jim na bukas. So ngayon na lang, ngayon po na lang tayo makaka-join sa gawain ko. So yung mga kalalakihan po kayo po mga special number para mamaya. Mas maganda rin po na makita rin po nila tayo yung pakikisa po natin sa kasi si Richard po yung gumawa rin po ng natin, poster na ito natin. Sila rin kasama ni Pastor Jordan na nagkukay, anak po niya namatay. Tapos, classmate po ni Travis, yung kuya, namatay niya. 5 years old na po si Pia. Hindi si Pia yan, ha? Si Pia, 5 years old. Inaanak po namin yan. So, ngayon pong 8 o'clock, after po natin, kaya po medyo na paaga po yung natin, yung baby service natin. So, lahat po na pwedeng sumama, sama po tayo para mag-isa po tayo sa gawain. Okay? God bless po sa inyo lahat. Announcement din po, based po sa napag-usapan po, napag-meetingan po nung Sunday, kung napapansin niyo po, tuwing Sunday, naka-postura po tayo, naka-ayos po tayo ng mga damit, kaya po inaasahan po sa mga susunod na Wednesday,
kung paano po tayo manamit kapag Sunday, ganun din po tayo mananamit kapag Wednesday. Wala po nakachinelas, wala po nakapangbahay. Alam niyo naman po kung ano yung pangbahay na sinusuot nyo sa pang Sunday. Ayan, wala pong pinagkaiba ang Sunday at midweek. Kahit po sabihin po natin training po ito. Okay? So, inaasahan po sa mga susunod na midweek service ay kung ano po yung suot natin tuwing Sunday, ganun din po tayo manamit sa Wednesday. Okay po? Ayan, so, yun lang po. See you next Sunday. Next Sunday, sa Sunday po pala. Ayan. Thank you.